Mamshi! Welcome back to my YouTube channel! So, for today's video po is i-update ko kayo ngayon. Medyo marami-rami akong i-update sa inyo. Dahil marami akong inasikaso nitong araw, nitong mga nakaraang araw. And ngayon, andito ko ngayon sa condo, dito sa Iloilo City. And di ba mga Mamshi, nasabi ko sa inyo, last time, nasa lying in ako mga nganak sa may Estancia, Iloilo. Bali sa mga hindi po nakakaalam, yung Estancia, Iloilo is malayo po siya dito sa Iloilo City. Yung biyahe po is 3 hours pa, 3 oras pa. So, bala ko sanang mga anak doon sa Estancia kung saan kami nakatira sa lying in. Kaya lang yung partner ko, yung papa ni baby, eh biglang nag-change mind. Nagbago yung isip niya. Sinabi niya sa akin na dito na lang daw ako mga anak sa private hospital kung saan ako nanganak sa first baby ko. Kaya, ayun, biglaan yung lipat namin dito sa condo. Kaya medyo busy talaga ako kahapon and ngayon lang ako nakapag-vlog ngayong umaga and nakalito na ako, ayan. And i-update ko din po kayo sa swab test, about sa swab test ko kahapon. Kahapon din po ako nagpa-swab test. Doon din ako nagpa-swab test sa private hospital na aanakan ko sa Qualimed. Bali, dyan ako nanganak sa first baby ko and kinontak ko po yung OB ko dyan sa first baby ko, si Dr. Thea Castillo. Thank you, Doc, dahil very, ano siya sa akin, accommodating siya, tinawagan niya ako. And yon in-explain niya sa akin kung ano yung gagawin ko dun sa, para sa swab test, sa hospital, kung ano yung kalakaran ngayon dahil may COVID nga, syempre. Iba na yung kalakaran sa hospital ngayon, unlike noon, nang noong wala pang COVID. So, in-explain niya sa akin lahat. Kaya super thankful ako sa OB ko kay Dr. Thea Castillo dahil napakabait niya po. Thank you, Dr. Thea. And ngayon, bago ang lahat, papakita ko muna sa inyo yung aking tummy. Ano na ako ngayon, mga Mamshi? 37 weeks and 5 days. So, malapit na po ako mag 38 weeks. Ito na siya. Ito na si baby. Ayan na si baby, oh. Ang laki nga, mga Mamshi. Gusto ko na nga siyang lumabas. Bali, may ginagamit po akong app. Ito siya. Ano to? Baby Center. Pwede nyo itong i-download sa mga cellphone nyo. Ayan. 37 weeks and 5 days po ako dito sa app na ginagamit ko. Dito kami na monitor yung pregnancy journey ko. Pero mga Mamshi, dun sa ultrasound ko ngayon is mga, ano na ako, nasa 38 weeks na ako ngayon. So, hindi naman siya talaga totally accurate. Pwedeng ma-advance ng 2 weeks or pwede malit siya ng 2 weeks, ganon. Pero walang problema yan. Bali, dito ako nakadepende sa app. Bali, 37 weeks and 5 days na ako. Malapit na akong mag 38 weeks. And share ko na rin sa inyo, mga Mamshi, pala, no? Nung nakaraang araw, mga Mamshi, nagpa-prenatal check-up pa ako sa lying in. Bali, ngayon, kakarating lang namin dito kahapon sa condo. Bali, dito na ako mag-i-stay. Dito na ako mag-aantay kung kailan ako manganganak. Bali, malapit lang to sa Qualimed Hospital, ganon. And ngayon, mga Mamshi, bago ako pumunta dito sa condo, bago ako pumunta dito sa Iloilo City, nakapag-prenatal pa po ako doon sa amin, sa may lying in. And inaiina po ako ni Doc. Pagka-IE sa akin, sabi ni Doc, is naka-close pa yung cervix ko. Naka-close pa. And ayun, sabi ni Doc, naka-close pa yung cervix ko. And tinanong ko sa kanya kung pwede ba ako uminom ng primrose, evening primrose oil. Diba yan yung pampalambot ng cervix? Pwede naman daw 3 times a day. Ito siya, mga Mamshi. Ganito yung itsura niya. Ayan, ganito yung itsura niya, oh. Evening primrose oil. Bali, pampalambot to ng cervix, mga Mamshi, para mabilis bumuka yung cervix mo and mabilis bumaba si baby. Ayan. Iniinom ko na siya ngayon 3 times a day. Kasi nga, naka-close pa yung cervix ko. Pero bukas, magpapa-prenatal check-up ulit ako dito na kay Dr. Thea Castillo. Dito na sa Iloilo City, sa private hospital. And iya-IE niya ulit ako. Titignan niya ulit kung naka-open na ba yung cervix ko o hindi. Kaya ngayon, todo mag-aano na ako ngayon. Todo tag-tag and todo walking-walking to the max na ako ngayon. And mga Mamshi, update ko din kayo sa swab test. Kasi po kahapon, pagdating namin dito, eh, dumiretso na ako ng swab test. Dahil kailangan kong madaliin yung result sa swab test kasi po baka anytime bigla akong manganak, wala akong swab test na result, hindi ako tatanggapin dun sa private hospital. Bali, dito kasi sa Qualimed Hospital, hindi nila tinatanggap yung mga
positive COVID patient or walang swab test. So, kailangan po talaga ng swab test. Hindi ko sure mga mamsi kung pati rin dyan sa inyo required, pero required kasi dito pati sa lying-in, required kasi binigyan din ako ng request ng swab test sa lying-in. So, dito na ako nagpa-swab test sa city para mas madali yung result, mas makuha. Kasi, pag doon sa estansya, ano kasi yun eh, parang bayan lang. So, matagal ang proseso, walang private, walang ganun. Unlike dito sa city, eh, kumpleto na lahat, mabilis, ganun. So, ngayon, nagpa-swab test nga ako kahapon and first time ko yun. Dito nilagay yung ano mga mamsi, yung cotton, ginanong ganun talaga. Talagang kinilite. Hindi naman siya masakit, pero mangilo. Mangilo talaga siya. Parang iniikot talaga para mag, ano yung sipon natin, mag lumabas. And then, makuha ng cotton yung talagang basa ng ilong natin. Yung parang sipon-sipon, ganun. So, mangilo siya, mangilo na hindi naman talaga totally masakit. Hindi naman. Tapos, ano lang, napaluha lang yung mata ko. So, ayun, yung result, inano lang nila, in-email na lang nila. Email, hindi mo na babalikan yung result. Wala na. Kahapon, 2 PM, nagpakuha na ako ng swab test. Pagka 8 PM ng gabi, na-email na po yung result. And thank you kay Lord dahil negative po ako. Sobrang thank you kay Lord talaga. Kasi kinakabahan ako sa swab test, promise. Ewan ko ba bakit kinakabahan ako? Kasi nga kakagaling ko lang din po sa sipon. So kaya siguro baka kinakabahan ako sa swab test. Pero alam ko namang din talagang negative dahil alam ko wala naman akong sakit. Wala naman akong nararamdaman ng mga sintomas ng COVID. Ganon. So ayun, yung i-explain ko sa inyo is kung paano ako nakalibre ng swab test by covered by PhilHealth. Yung mga required lang po mga mamsi is super dali lang kasi kahapon hindi ko din po yan alam. Nabasa ko lang yan na nakapaskil. Buti timing lahat ng papers ko dala-dala ko kahapon. As in lahat ng mga papeles ko. So ayun, nabasa ko nga nakapaskil. Makakalibre ka ng swab test pag first mo. Kung pregnant ka, pag buntis lang po siya. Bali, para lang talaga siya sa buntis. Makakalibre ka na covered sa PhilHealth. Kung may PhilHealth ka mga mamsi. So ako, meron po akong PhilHealth. And yung PhilHealth ko updated po yan. Buwan-buwan ko binabayaran. Dapat po yung PhilHealth mo naka-update yan. Nakahulog ka, may hulog ka buwan-buwan. Ganon. So yun yung unang required. May PhilHealth ka na updated na buwan-buwan nung binabayaran. Yung kompleto po yung buwan ng bayad mo. So ako, kompleto. Okay siya. And then yung ultrasound result mo. Ayun, pasok yun sa requirements. Tapos, dapat mga mamsi, 37 weeks pataas ka na. So, yun, pasok yun. Kapag wala ka pang 37 weeks and nagpa-swab test ka, may bayad yun. Pero kung nasa 37 weeks pataas ka na, yun, walang bayad. Okay yun, pasok yun. And ano mga mamsi, yung PhilHealth, ayun, PhilHealth ID, yung ID mo ng PhilHealth. So, yun lang. Bali, PhilHealth ID, na updated na yung PhilHealth mo, na binabayaran mo siya buwan-buwan. Tapos yung ultrasound result mo, and lagpas ka na ng 37 weeks. So yun lang yung requirements, and yun nga yung pinasa ko kahapon. Hindi ko lang sure mga mamsi kung pati sa inyo ganun din, hindi ko lang alam, pero ganun yung kahapon dun sa private hospital na pinagkuhanan ko ng swab test dito sa Iloilo City. Ayun, mabilis lang, na-aprubahan ako, so nakalibre po ako ng swab test. Wala akong binayaran kahit piso, wala. So, yung 3-4 na yon, bali 3-4 pala yung swab test, yung babayaran ko. Nalibre ko yon dahil sa PhilHealth. Kaya thank you kay PhilHealth, nakalibre pa ako. And feeling ko pati sa inyo ganun din. Siguro sa mga private hospital, ganun siya. Hindi ko lang sure kung sa center. Hindi ko sure ha, kung sa ibang hospital ganun. Pero ganun yung na-experience ko dito sa QualiMed Hospital. And thank you din sa QualiMed Hospital. And yun nga, ngayon, gagawin ko ngayon maghapon is magtatagtag ako ng lakad. Haantayin ko mga anak ako. And yung swab test mga mamsi na yon, yung result ko dahil negative. 14 days siya bago ma-expire. So, sana bago ma-expire yung 14 days na result ng swab test ko, eh, makapanganak na ako. Kasi kapag natapos na yung 14 days na result ng swab test, magpapareswab ulit ako. Magpapaiswab ulit ako. And may bayad na po yun. Hindi na siya libre ng PhilHealth. Bali, yung first swab lang yung libre ng ano, yung covered ng PhilHealth. Bali, hindi naman siya libre totally kasi buwan-buwan tayo nagbabayad sa PhilHealth. Bali, ikakover lang yun ng PhilHealth, yung swab test na yun. And yun nga, sana these few days, makapanganak na ako mga mamsi. And sana makaraos na tayo sa mga kasabayan ko dyan sa panganganak. Sana makaraos na tayo agad, no? And yung baby ko, ang laki-laki, 3 kilo mahigit. So, good luck na lang talaga sa akin and good luck sa ating lahat mga mamsi. And comment kayo mga mamsi kung kamusta yung swab test nyo, kung
kung required din ba dyan sa inyo, sa lugar nyo, and kung ano na ba kayo, may nakapanganak na ba kayo, or nag-labor, ganun. Parang may babasa-basa ako sa comment section, and medyo gumaan-gaan yung loob ko ngayon dahil kinakabahan ako manganak ngayon, mga mamshi, dahil nga alaki ni baby, kahit second baby ko na to, talagang parang nakakaramdam ako ng kaba, ganun. And update ko kayo ulit sa susunod na mga update-update ko kung ano mang mangyayari sa akin ngayon. And mag-vlog ako pag mga anak na ako, mga mamshi. Iba-vlog ko talaga yan dahil sa first baby ko, wala akong vlog niyan. So ngayon, dapat meron akong vlog na nag-labor ako, umiiri ako, mga ganun. So thank you for watching, mga mamshi. Kung may mga katanungan pa kayo sa akin sa pregnancy journey ko ngayon, pwede nyo akong i-message sa Facebook ko and sa Instagram. And please subscribe, mga mamshi, para updated pa kayo sa mga next video ko. Ganun. And yun nga po, thank you for watching, mga mamshi. See you next time po. Bye-bye!